Siguro tatanggapin ko na lang yun ng ano ng maluwag sa puso ko kasi baka hindi talaga para sa akin yun. Nanghihinayang lang ako kasi hindi ko mabibigay yung lahi ko sa anak ko. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control. What's up mga kajosa? So yun nga, good afternoon. Welcome back to our channel. So, di ba, as I promised last night na magpapaano ako, transvaginal ultrasound ako. So, yes, nagawa na natin yun kanina. So, nandito na ako sa bahay ngayon. At, medyo mabigat sa loob kasi, at umiyak na ako, kaya ganyan na yung itsura ko. Kasi talagang, naano ko na, napaparanoid talaga ako, napaparaning. Talagang di ko, my God mga kajosa. Alam nyo yun, yung gusto ko lang naman talaga magiging isang ina. Yun lang talagang gusto ko. Paulit-ulit ko yung sasabihin dito sa vlog ko. Naiiyak na naman ako! Hindi. Ah! So, yun ang mga kajosa. So, yun, galing na kanina sa clinic. Ano ba to? Sorry mga kajosa, medyo parang ano lang. Ang bigat lang ng loob ko kasi wala naman akong gusto talaga kung ano lang, yung magkaroon ng sariling pamilya, ganun. Tapos, naiyak talaga ako. So, yun na nga. Mga ilang oras ko yung matatapos ng vlog na to. So, yun na nga mga kajosa. Galing na ako sa clinic kanina. So, nalaman ko na yung result ng aking ultrasound or transvaginal ultrasound. So, sabi ni doktora, yung aking ano daw, yung aking ovary ay na ano na siya. Yung aking ovary ay ano na siya, cyst na siya. Hindi na siya parang, hindi na lang siya parang tawag nito. Basta parang nabalot na siya ng cyst yung ovary ko. So, kapag, kapag, ano ba? Kapag inopera siya, so tatanggalin na talaga yung buong ovary. Kasi, hindi na siya masusurvive gawa ng malaki na yung cyst. Abali, parang 11.6 centimeter na siya, gano'n na siya kalaki, so wala naman ako magawa kasi kasi nandito na to, yan pa to vlogger na iyakin. So yun ang mga kajosat. So tas yung aking mayoma din is tatlo na daw siya, na which is malalaki na rin. So hindi ko alam kung saan ako saan kung saan ako kukuha ng ano ng lakas ng loob kasi may myoma ako, may cyst ako, tapos may kidney stone pa ako, tapos mayroon pa akong fatty liver, which is sabi naman nila yung fatty liver daw is hindi naman daw siya ganun ka komplikado. Ang mahirap lang talaga is yung kidney stone at saka yung cyst nga kasi medyo malaki na talaga siya. Tapos, tinanong ko si doktora kung kapag tinanggal ba yung, ano ko, yung ovary ko is, kung mabubuntis pa ba ako. Sabi naman niya, mayroon na possibility pa naman na mabuntis ako, pero, risky na. Kasi, dahil na rin sa age ko, ganyan. So, tapos bukod pa doon, yung myoma din, syempre parang baka maka-affect din. So sabi ni doktora is, kung talagang gusto kong magka-baby pa, as soon as possible, ma-operahan ako. Pero syempre hindi naman yung ganun kadali. Hindi talaga ganun kadali yun. Financially, so nahihirapan ako magsalita talaga. Naging emotional ako talaga kasi sabi ko lang naman talaga, ang gusto ko lang magkaroon ako ng ano, ng kahit isang anak lang. Wala naman talaga akong ibang gusto kundi yun lang.
Pero, malay mo, mag-miracle naman si Lord. Dahil, kay Lord lang talaga ako makapit ngayon ng bonggang-bongga. Kasi talagang, nung mga nakaraang araw, amin yung mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, araw, talagang napapraning talaga ako. Hindi ko alam kung ano ba yung mga maling ginawa ko dati sa katawan ko kung bakit nagkaroon ako ng ganito. So, hindi ko talaga alam kung saan ko to nakuha, paano ko to nakuha. Siguro, ano na lang siguro, ang mapapayo ko na lang sa inyo mga kadyosa. Kapag, kasi nalaman ko to, 20, ano pa eh, actually, 2013 pa, parang may alam na ako na mayroon akong ganito. Pero dinedma ko lang. Tapos, noong 2016, nagpa-check up din ako. Tapos, pinipilit na ako noong doktor ako na magpa-ano na nga ako, magpa-opera na ako. Kasi, habang maliit pa daw yung aking cyst at saka yung myoma. Pero, mas binigyan ko ng importansya yung pag-aaral. Pag-aaral ko kasi, yun yung pinaka ano ko priority ko that time. So mas inuna ko siya kaysa sa health ko. So siguro yung mapapayo ko lang sa iba na mayroon din silang mga ano ba to? Ay, yung mayroon silang mga simptomas na nararamdaman na huwag nyo nang baliwalain mga kadyosa kasi mas mahirap gamutin na yung malala na siya. Katulad din sa akin, sabi ni doktora, kung naagapan ko daw yun nung 2016 yung sakit ko nga, yung myoma, tsaka yung cyst ko daw maliit pa lang, mas mabilis daw maalis, mas malaki yung chance na mabubuntis agad ako kasi maliit pa siya at isa pa lang, unlike ngayon na malaki na at saka tatlo na siya. So, siguro yun lang yung mabibigay kong tips sa inyo dyan, sa mga manunood ng vlog na to, na kapag mayroon kayong naramdaman na sa katawan nyo na unusual talaga, parang hindi naman talaga yun yung feeling nyo, magpa-check up na talaga kayo agad kasi mahirap talaga siya tulad ng pinagdadaanan ko ngayon. Na, ang dami kong, actually gusto ko na siya agad-agad ipatanggal kasi sabi naman ni doktora, kapag yung ang cyst daw is maalis, so tatanggalin na yung buong isang ovary ko, may chance pa naman daw mabuntis ako kasi yung myoma, ano, no, geto. Pag tinanggal yung ovary ko, at least yung myoma daw, yung sa matres na banda, okay lang daw kasi hindi pa siya masusugatan dahil nandun pa yung myoma ko, hindi mo nagagalawin. So, mga 1 year lang daw yung pagpapagaling nun at may chance pa na mabuntis ako. Pero kapag yung tatanggalin talaga lahat, yung myoma ko, yung ovarian cyst ko, mga 3 years na yung itatagal, eh mga kadyosa 35 na ako ngayon. So, pag mag-wait pa ako ng mga 3 years, 38 years old na ako noon, Diyos ko, parang di ko na alam kung mabubuntis pa ba ako noon that age kasi parang sobrang late na. Pero 'di ba, God knows kung talagang bibigyan niya kami or ako, tatanggapin ko ng buong-buo 'yon. Pero sa ngayon kasi parang masyado akong nagiging emotional dahil nga sa mga sa nalaman ko na parang nawalan ako bigla ng pag-asa. Pero kakapit tayo. Lalaban tayo mga kadyosa na. Ano ba 'to? Kahit talaga yung pag-explain ni Doc kanina, parang gustong-gusto ko nang umiyak kasi parang nawala na ako ng pag-asa. But at the same time, sabi ko, lalaksan ko yung loob ko. At sinabi ko talaga, Lord, kung bibigyan mo, salamat. Pero kung hindi naman, salamat pa rin kasi hindi naman lahat ng inihiling natin natutupad. So, siguro magiging thankful na lang din ako kapag yung gumaling na ako, mawala to. Baba ko doblan ba to? Yung magiging thankful na lang din siguro ako kapag yung gumaling na talaga ako, wala na ako kung ano-ano man ang nararamdaman. Siguro, hindi talaga yun yung para sa akin kung hindi talaga ako mabibiyayaan ng baby. Siguro tatanggapin ko na lang yun ng maluwag sa puso ko kasi baka hindi talaga para sa akin yun. Nangihinayang lang ako kasi hindi ko mabibigay yung lahi ko sa anak ko. Ay, naku mga kadyosa. Kung alam niyo lang yung nararamdaman ko ngayon, talagang sobrang bigat. Parang binagsakan ako ng langit at lupa kanina nung sinasabi yun sa akin ng doktor ako. Kasi alam niyo naman kung gaano ko na parang na gustong gusto ko talaga magkaroon ng anak.
Kasi parang feeling ko kasi yung parang yun yung bubuo sa pagkatao ko, yung mag sa pagiging babae ko, ganun. Parang yun yung anak ko yung bubuo sa pagiging sa yung pagiging babae ko, pagiging ina ko. So medyo, hindi lang medyo, talagang nalulungkot ako nung nalaman ko yun kasi yun yung pangarap ko eh. Yun lang talaga yung kulang sa akin eh. Pero kung yun na nga, kung hindi tayo pagpapalait, wala naman tayo magagawa doon kundi tanggapin na lang natin na ganun talaga yung buhay. Sabi nga, hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. So, ayun mga ka-Diyosa, sana kayo, pag may naramdaman kayo, magpa-check up agad kayo kasi para maagapan agad. Huwag nyo kong gayahin na pinabayaan ko yung sarili ko. Oh well, siguro kasi talaga that time yung priority ko yung pag-aaral ko. Kaya parang sinantabi ko yung health ko. Hindi ko naisip na darating ako sa point na mag na ganito na ano, magbabago yung bigla yung ano ko, yung direksyon ng buhay ko, na hindi ko naman kasi akalain na biglang magiging ready ako na maging isang ina na or magkaroon ako ng buong pamilya. So hindi ko yung kasi naisip during nung ano nag-aaral ako is, kaya parang binaliwala ko lang lahat ng mga symptoms na yun. Alam ko naman talagang mayroon eh, pero binaliwala ko lang yun kasi hindi kasi doon nakatuon yung ano ko eh, yung ano ko noon eh, yung pansin sa pagkakaroon ng buong ng isang pamilya, magkaroon ng isang anak, ganyan. So, ganun pala talaga yun. Habang tumatanda ka, doon mo nare-realize na kailangan mo na magpamilya kasi sila lang yun din yung mga kasama mo pagtanda mo. Yung ganun. Yun. Yun lang mga ka-Diyosa. Sana may natutunan kayo sa video na to. Part 2. Sa lahat ng mga friends ko na nag-PM sa akin na ano nangyayari sa akin, thank you sa inyong lahat. Doon sa best friend ko na si ano, si Tantalog. Huwag ka na magtampo sa akin. Babaguhin ko na yung intro ko para nandong ka. Oh my God, mga ka-Diyosa. Tulungan nyo naman ako magdasal na sana mag-miracle si Lord. Matanggalin na lang niya to ng kahit wala ng operasyon or anything na, alam nyo yun, parang himas, anong tawag doon? Parang haplusin na lang niya ako, kung saan man niya ako hahaplusin, para gumaling na lang to, matunaw na lang bigla, maglaho na lang bigla, yung ganun. Please mga ka-Diyosa, tulungan nyo ako magdasal. Hindi talaga to madali para sa akin, pero unti-unti ko sigurong tatanggapin na ganun talaga ang buhay, hindi lahat ng bagay makukuha mo. So, yun lang po mga ka-Diyosa. Sana nag-enjoy kayo panoorin tong video na to. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and share this video para naman, alam nyo yun, may matutunan din yung ibang tao na hindi dapat binabaliwala yung health natin. So, yun lang po mga ka-Diyosa. Bye! Mm-hmm.